Maraming salamat mga kapatid sa pagsama ninyo dito sa amin sa Daily Habit Channel. Ito ang sinasabi ng ating tarot cards para sa August 17, 2020, Lunes, para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Abangan na kami special shoutouts at pagbati sa dulo ng ating video. Pinapaalala po natin na gaano man po kahaba ang ating mga videos ay maglalagay po tayo ng timestamps sa ating description box at sa unang pinned comment sa ating comment section para naman po sa ganun ay mapuntahan niyo po agad ang basa sa inyong horoscope. Pinapaalala lang din po natin na ang basa sa mga baraha ay pawang gabay lamang po at nasa sa atin pa rin ang pagdedesisyon. Kung kinakailangan natin ng tulong para sa ating physical, mental o spiritual na aspeto ng ating mga buhay, ay meron po mga specialistang handang tumulong para sa atin. At kung kinakailangan na po natin ng ultimate na gabay, ay nandyan pa rin po ang poong may kapal upang tayo ay kanyang tulungan. Muli po, isang taus-pusong pasasalamat mula dito sa amin sa Daily Habit Channel sa walang sawang ninyong suporta sa aming mga palabas. Sadyang nakakataba po ng puso ang mga nagko-komento at nag-iiwan ng kanilang mga positibong mensahe dahil kahit papano daw ay natulungan sila ng ating pagagabay. Maraming salamat po sa inyo. Ganun na din po sa mga ayaw magpapangalan na mga nagdo-donate sa atin sa ating PayPal account na Daily Habit Gabay. Okay, meron po tayong link sa description box kung gusto niyo na rin po mag-donate. Ito po ay sadyang nakakatulong po para sa pagpapaganda pa po at pag-iigi ng ating pagagabay sa inyo sa pang-araw-araw. Sa mga gusto naman po ng personalized gabay ay pwede niyo po kaming i-add sa aming Facebook fanpage or ang aming Facebook account na Daily Habit Horoscope. Ngayon kung nakapag-message na po kayo ay sana ay antabayanan niyo na lamang po ang aming pagre-reply. Pagpasensyahan niyo na po kung medyo natatagalan ang aming pagbalik sa inyo dahil medyo madami pa po ang nakapila. Pero sinisigurado po namin na once na madaanan po namin ang inyong message, ay agad po namin kayong bibigyang prioridad. So muli po, ito po ay walang bayad. Nasa sa inyo lamang kung gusto nyo po mag-donate. Pero hindi po namin pinipilit ang iba dahil po ito ay aming pasasalamat lamang sa lahat ng biyayang natatanggap namin sa pang-araw-araw para po dito sa aming YouTube account. Kaya naman, kung hindi pa po kayo subscribe sa aming channel, ay subscribe na po kayo. I-hit nyo na lang din po ang ating notification bell para naman po updated kayo kapag meron kami mga bagong uploads. Kaya naman po, pinapaalala lang din po ulit natin na ang basa sa mga baraha ay pawang gabay lang sa pang-araw-araw. Kunin lamang ang sa tingin ninyo magmamanifest sa iyong buhay at iwanan ng mga ayaw ninyo. Tara, bumunod na po tayo para sa pag-ibig, sa pinansyal at sa kapakanan. Unahin po muna natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Aries. Aries, para po sa inyo ang mga baraha nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan, ay ito pong mga ito. Para sa pag-ibig, kapatid na Aries, ang nagpakita para sa inyo ay ang Five of Cups at ang ikadalawang major arcana, ang The High Priestess card, na kung saan ang napipick up nating energy dito para po sa mga nasa isang relasyon ngayon na medyo hindi maganda ang disposisyon, parang nakikita natin na itong taong kinakasama natin ngayon ay parang kinocompare natin sa ating mga nakaraan, sa ating mga ex. So, kapatid Ari, siguro binibili ng mga barahang ito sa atin ngayon na huwag mo sanang i-compare yung mga nakaraan mo sa kung sino yung nandyan ngayon para sa'yo. Kasi yung mga nakaraan mo, kaya mo nga sila iniwan ay dahil maaaring may naging komplikasyon, maaaring hindi na kayo niya mahal or maaaring hindi niya na sila mahal. So bakit kinakailangan na i-compare natin sila sa kung sino yung nandyan na sumalo or nagbuo ulit sa'yo nung ikaw ay nagkaroon ng problema sa iyong mga ex? Kaya naman sana ay maging patas ka sa kanya. Okay? So yun din yung binibili ng ating High Priestess para sa iyo, no? Na maging patas ka para dito sa taong ito at wag mo na sana siyang kino-compare sa ex mo. Para naman po sa mga Aries na
okay naman ang disposisyon ng kanilang relasyon. Okay, parang pinapakita lamang ng ating mga baraha na kung kinakaya or kakailanganin mong i-level up ang inyong samahan ay gawin mo. Ibig sabihin ng pag-level up natin or yung pagpapa-enhance ng ating relationship with this person ay maaaring kalimutan na natin yung mga nakaraan ng isa't isa. So kung meron mang mga hindi masyadong magandang pinagdaanan yung inyong relasyon o kaya may pinagdaanan na iba yung inyong kapareha or maaaring kayo mismo, Aries, parang sinasabi sa atin ng mga baraha na kalimutan mo na yon. Mas tumutok ka sa kung ano yung naririyan sa harap mo. Sino na ngayon yung kapareha mo? Okay? So, ganun yung nakikita nating energy dito. Para naman po sa mga single dyan, okay, kung kayo ay kakagaling lang sa isang breakup, parang sinasabi ng mga baraha sa atin na tumutok ka muna sa iyong sarili, pag-ibayuhin mo muna ito at huwag ka munang maghanap ng bagong kapareha dahil mukhang hindi ka pa nakakapag-move on wholeheartedly sa iyong nakaraan. Parang may mga paghihinayang pa rin, parang baka nakakaramdam ka pa rin na gusto mong balikan or whatsoever. Kaya naman, kung meron pa mga ganong feelings, parang sinasabi sa atin ng baraha na hindi ka pa nga talaga handa upang magkaroon ulit ng panibagong relasyon. Para naman sa mga handa na dyan at medyo okay na, kahit papano nakapag-move on na, parang sinasabi kapatid na Aries at binibilin sa atin na maaaring may isang water sign na magpaparamdam sa atin sa katauhan ng isang Cancer, Scorpio or Pisces. Pero kung sino man yan, kapatid na Aries, ay tanggapin mo lamang sa iyong buhay at sigurado namang itong taong ito ay mukhang mas sa iyong nakaraan. Okay? So, mas higit pa sa iyong nakaraan. Marami siyang, sabihin na natin, mas gwapo or mas maganda, mas matalino, mas sexy, mas kung ano-ano pa. Okay? Mas higit siya. Nakahihigit siya sa iyong ex. Alright? So, andabayanan natin yan, kapatid na Aries. Para naman po sa inyong financial reading, ang nagpakita ay ang 7 of Wands at ang labing siyam na major arcana, ang The Sun card. Okay, ang napipick up nating energy dito ay kung kayo ay nasa disposisyon ng finances ninyo na medyo okay naman, okay, pinapakita ng ating mga baraha na kinakailangan you have to stand up for what you believe in. Huwag ka basta-basta nagigive in sa mga sinasabi ng mga nakapaligid sa'yo. Kung meron kang ideya ay dapat bino-voice out mo ito, huwag mo lang siyang basta tinatago kasi mukhang, kapag naisip siya ng iba, okay, baka mamaya ikaw naman ay mauwi sa pagkaingit dahil nga sasabihin mo, ako nakaisip niyan, di po ba? So kinakailangan kapag may ideya tayo at sa tingin naman natin ay ito ay makakatulong para mag-progress ang ating trabaho o kaya ang ating negosyo ay gawin na natin. I-voice out natin para naman sa ganun ay hindi siya manatiling ideya lamang. Para naman po sa ilan dyan na medyo hindi maayos ang kanilang disposisyon pagdating sa finances, ang pinapakita sa atin ng mga baraha, kapatid Aries, ay kinakailangan ay ituloy mo lang ang pagtatrabaho mo. Ituloy mo lang ang kasipagan mo. Kasi pasasaan ba't ma-achieve at ma-achieve mo din uli ang financial freedom mo, ang pagiging stable ulit ng finances mo. Sa ngayon ay meron talaga tayong pinagdadaanan, maaaring malaking dagok ang ibinigay nito sa iyong pamilya or sa iyong sarili. Kaya naman parang sinisigurado ng baraha para sa iyo kapatid na Aries na talaga namang basta pagsikapan mo ang isang bagay ay ma-achieve at ma-achieve mo din ang kasaganaan para sa iyo. Para naman po sa inyong welfare card, ang nagpakita ay ang King of Wands at ang Seven of Cups na kung saan ang napipick up nating energy dito might it be sa iyong love life or sa iyong career or sa trabaho, parang ang napipick up natin dito ay maaaring madaming nandyan sa paligid natin. Maaaring madaming nanliligaw sa atin, madami tayong nililigawan, or maaaring nagpaparamdam pa rin ng ating mga exes.
Sa trabaho naman, madaming nag-o-offer sa atin na magandang trabaho, magandang opportunity, magandang negosyo. Ngayon, ang sinasabi ng welfare card sa atin, marami ang nandyan sa paligid natin. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa kung sakasakaling nandun ka na sa ganung posisyon, kapatid na Aries. Pero kung hindi naman o hindi ka naman naguguluhan, sinasabi na kapatid na Aries ay dapat sigurado tayo sa ating mga pinipili. Okay? Maraming mga options para sa atin. So, isipin mo nga lang mabuti kung alin ang pipiliin mo para naman sa ganun ay hindi tayo nauuwi sa medyo dehadong disposition. Kaya naman, isipan mo mabuti ng pamamaraan ang mga bagay base sa mga options na nakapaligid sa'yo. Alright? So, yan ang interpretasyon sa mga barahang nagpakita para sa'yo, kapatid na Aries. Kunin lamang ang sa tingin mo mga katulong sa'yo at iwanan ng mga ayaw mo. At ang numbers po for today ay the numbers 19, 28, at 29. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Taurus. Taurus, para po sa inyo ang mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Kapatid na Taurus, para po sa pag-ibig, ang nagpakita ay ang Two of Wands at ang King of Swords, na kung saan kung kayo ay nasa relasyon, kapatid na Taurus, na medyo okay naman, parang binibilinan lang tayo ng mga baraha na kinakailangan ay andon ang ating buong-buo na pagkatao sa ating mga kapareha. Sinasabi natin palagi dito sa ating channel na kinakailangan ay meron din namang oras at puwang para sa atin bilang individual na mag-grow kahit na kayo ay nasa relationship. Pero parang napipick up natin ngayon ay mukhang okay naman na tayo, stable na tayo sa pagpapalago ng ating mga sarili as individuals. Kaya naman ngayon ang panahon na kung saan ay bilang magkapareha naman ay tayo ay mag-grow. Alright? Para naman po sa mga Taurus na nasa relasyon pero hindi masyadong maganda, parang binibilinan tayo na alam mo siguro sa relasyon ngayon, okay, tama naman na dapat pinapairal natin ang pag-ibig. Pinapairal natin ang kung ano ang sinasabi ng ating puso. Pero parang sa sitwasyon mo ngayon, kapatid na Taurus, again, maaaring ito ay mag-manifest sa iyong buhay, maaaring hindi. Okay? So, para dyan sa ilan, maaaring sinasabi sa atin na mas isipin natin ngayon ang ating sitwasyon. Mas gamitin daw muna natin ang ating mga isip rather than ang ating mga puso sa kung meron mang mga gumugulo sa atin, lalo na sa aspeto ng pag-ibig. Para naman po sa mga single dyan na Taurus, okay? Naghahanap ka man o hindi, pero parang merong isang tao na maaaring makilala mo sa iyong trabaho or kakilala mo na sa iyong trabaho or sa iyong negosyo na parang ang napipick up natin, ito ay isang tao na sadyang tinitingala mo bilang Taurus, okay? Parang para sa'yo, idol mo siya or infatuated ka sa kanya or crush mo siya kasi ang galing-galing niya, okay? Bilib na bilib ka sa mga kagalingan niya. So, maaaring siya ba ang paparating para sa'yo? Well, nasa sa'yo yan, kapatid na Taurus, no? Pero kung hindi man siya yung tinitingala mo, maaaring ito ay isa sa mga air signs natin katulad ng Gemini, Libra, or Aquarius, or maaaring may pinagpipilian ka na sa pagitan ng isang Aries, Leo, or Sagittarius. Alright? Para naman po sa inyong financial reading, ang nagpakita ay ang dalawang number 3. Okay? Isang 3 of Wands at isang 3 of Swords. Na kung saan, para sa ilan dyan na okay ang kanilang finances, parang pinapakita lamang ng mga barahang ito na kung meron mang mga nangyari sa iyo sa iyong nakaraan, mukhang ngayon ay masasabi mo na itong pinasok mo, lumuwas ka pa or nag-iba ka pa ng inyong trabaho, okay, or ng inyong negosyo, pinalitan mo, mukhang finally ay nakatakas ka na or nakaalpas ka na sa mga problema na daladala ng mga dati mong trabaho o dati mong negosyo. So, ipagpatuloy mo lamang daw ang pagpapalinang na itong current situation mo. Para naman po sa mga
Taurus dyan na medyo hindi maganda ang disposisyon ng kanilang finances, parang pinapakita ng ating mga baraha na kung merong mga pag-iisip or parang sumasagi na sa isip ninyo na gusto nyo nang mag-iba ng trabaho, mag-iba ng employer, or mag-iba ng negosyo, parang binabanggit ng ating mga baraha na maaari nahihirapan ka na. Kaya naman, kung ikaw ay desidido na sa iyong mga iniisip na pag-move on or pag-alis dito, ay gawin mo. Okay? Para naman siguro ay hindi mo na maramdaman yung stress, hindi mo na maramdaman yung masyadong mabigat sa pakiramdam mo na oo, ang pagtatrabaho ay mahirap, pero parang mas lalo siyang humihirap kasi wala yung kagaanan ng loob natin sa paggawa ng trabaho ngayon. Okay? Kaya naman kung nakakaisip ko ng mga ganung bagay, ay parang binibilin sa'yo ng mga baraha na sige, go. Umalis ka na, magbago ka na ng employer, magbago ka ng trabaho, or magbago ka ng negosyo. Para naman po sa inyong welfare cards, ang nagpakita ay yung ikalawang major arcana, ang The High Priestess, at ang Nine of Wands, na kung saan ang nakikita natin at ang pick up nating energy dito, parang ang binibilin sa atin ay kapatid na Taurus, kung ano't ano man ang mga nangyayari sa iyong buhay, might it be sa love mo or sa career mo, parang ang bilin sa atin ng ating mga welfare cards ay kailangan mo magpakatatag. Kailangan ay siguraduhin mo na hindi ka basta-basta mabubuwal. Huwag kang masyado magpapadala sa mga nangyayari or mga problemang dinadanas mo. Mas binibilin sa atin na kinakailangan ay maging matatag ka kung ano't ano man ang mangyari. Para naman sa ganon, okay, daanan man tayo ng problema ay hindi natin ito masyadong iindahin kasi nga nakapag-prepare tayo, tayo ay naging handa, tayo ay naging matatag. Okay? So, yan ang interpretasyon sa mga baraha na nagpakita sa'yo. Kapatid na Taurus, kunin lamang ang sa tingin mo makakatulong sa'yo at iwanan ng mga ayaw mo. At ang numbers po for today ay the numbers 13, 58, at 62. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Gemini. Gemini, para po sa inyo ang mga barahang nagpakita sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Para po sa pag-ibig, ang nagpakita ay ang Ace of Swords at ang Knight of Pentacles, na kung saan ang napipick up nating energy dito, kung kayo ay mga nasa relasyon, mukhang binibilinan lamang tayo na gumawa tayo ng mga pamamaraan kung paano maging mas malapit or mas maging alam mo yon, mas maging interesting ang ating relationship dito sa mga karelasyon natin, sa asawa natin, sa boyfriend natin, or sa girlfriend natin, or sa partners natin. Okay? So kapatid na Gemini, binibilinan ka na kung okay naman ang sa tingin mo sa iyong relationship, then by all means, linangin mo pa to, pag-ukulan mo pa ng oras at panahon para naman ay mas maging solido ang inyong pagsasama. Para naman sa mga Gemini dyan na medyo nasa relasyon pero hindi natin masabi na medyo maganda ang kanilang dinadanas, parang pinapakita sa atin ng mga baraha na medyo mabagal ang ikot ng mga bagay. Okay, parang antagal dumating ng pagpaparamdam uli ng ating mga kapareha, ang tagal dumating uli ang alam mo yon, yung parang kung kayo ay parang medyo matagal nang hindi nag alam niyo na nagla-loving-loving, ay parang yun nga, ang tagal ng susunod. Okay, so parang binibilin sa ating kapatid ng Gemini na kinakailangan ay wala naman dapat schedule para sa mga bagay na ganyan, no? Kapag nakakaramdam tayo at parang gusto mo rin naman, kapatid na Gemini, ay dapat, alam mo yon, kailangan ay nandun kasi yung init ng pagsasamahan natin. Kaya naman, kung makakaisip ka ng mga pamamaraan kung paano mo mas makikilite uli ang ating mga partners, then gawin mo. Para naman sa ganun ay, kung tayo ay namumroblema sa ating kapareha, ay baka mamaya yun lamang ang kulang pala. Okay? Para manumbalik ang pagiging interesante nyo sa isa't isa. Okay? Para naman po sa mga single dyan na Gemini, okay, pinapakita at malakas ang enerhiya na sinasabi na merong paparating sa atin, kapatid na Gemini. Mukhang ito ay nagmamadali pa papunta sa iyo.
handang-handang ibigay ang kanyang buong buo, handang-handang ibigay ang kanyang oras at panahon para sa iyo. Alright? So maaaring ito ay isang earth element sa katauhan ng isang Taurus, Virgo or Capricorn, o kaya ay air element na Gemini, Libra or Aquarius, or maaaring ikaw ito Gemini, no? Na nag-aantay ng isang earth element na Taurus, Virgo or Capricorn niya. Pero kung ano pa man or kung sino pa man 'yan kapatid na Gemini, tingnan mo rin or tanggapin mo lang din siya kung siya sa tingin mo ang nararapat para sa iyo. Para naman po sa ating financial reading, ang nagpakita ay ang Knight of Wands at ang Ace of Wands. Okay? So, sa mga taong nasa maganda ang disposisyon, sa mga Gemini na maganda ang disposisyon pagdating sa finances, pinapakita ng ating mga baraha na kailangan ay ituloy mo lang kung ano yung mga ginagawa mo. Mukhang nasa tamang landas ka naman. Mukhang ito yung pagkakataon na kung saan ay ikaw ay maaaring binobombard or binibigyan ng mga bagong proyekto or mga bagong gawain, at kasi kaya mo naman gawin ang mga yon. So binibigyan ka ng task at natatapos mo naman sila sa tamang oras. So kung meron man mga problemang kinakaharap kapatid na Gemini, sinasabi ng mga baraha na kinakailangan ay kino-communicate mo ito properly sa iyong boss or sa iyong manager or sa iyong pinagtatrabahuhan. Okay? Para naman mas maging okay ang lahat, mas maging smooth ang mga bagay-bagay. Para naman sa mga Gemini na medyo hindi masyadong maganda ang dinadanas pagdating sa finances, pinapakita ng mga baraha sa atin na maaaring mayroong paparating sa atin na oportunidad na kung saan ay tayo ay lalago uli, tayo ay makakabangon muli mula sa ating pagkakaroon ng problema pagdating sa pananalapi. Siguraduhin mo na nga lang na makipag-communicate ka. So, maaaring mayroong isang tao nakakilala mo na nagbigay sa iyo ng balita. Okay? Maaaring sa text, maaaring sa messenger, or kung ano-ano pa man. Okay? Or nabanggit lang niya maaari sa iyo. Pero ikaw, parang hindi mo siya masyadong pinansin. Kaya naman kung may naiisip ka habang pinapakinggan mo itong mensahe ng mga baraha para sa iyo, kapatid na Gemini, ay subukan mong balikan ang mga messages na ito. Baka mamaya, ito na ang tamang panahon upang balikan sila at kilatisin kung talaga ito ay makakatulong para sa atin. Para naman po sa inyong welfare cards, ang nagpakita ay ang Six of Swords at ang 17th Major Arcana, ang The Star card na medyo tatakpan ko, no? Okay, kasi medyo malaswa. Okay? So, para po sa inyong welfare cards, kapatid na Gemini, sa pinapakita ng ating The Star card, maaaring may isang Aquarius na makakatulong sa atin na makapag-move on sa ating mga dinanas sa nakaraan. Maaaring ito ay patungkol sa buhay pag-ibig natin or maaaring patungkol sa ating finances. Ngayon, kung sino man yan or kung ano man yan, kapatid na Gemini, okay, mukhang ito ay finally sinasabi ng mga baraha, nagaganda ang buhay mo mula sa sa hindi masyadong maganda, huwag naman natin sabihin pangit, hindi masyadong maganda na disposition mo sa buhay, ay biglang parang ma-achieve mo ang mga bituin sa iyong buhay. Parang finally mabibigyang kasagutan ang mga hinihiling mo sa iyong buhay. So, yan ang interpretasyon sa mga barahang nagpakita para sa iyo, kapatid na Gemini. Kunin lamang ang mga gusto mo at iwanan ang mga ayaw mo. At ang numbers po for today ay the numbers 8, 17, at 43. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Cancer. Cancer, para po sa inyo, mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan, ay ito pong mga ito. Tatakpan ko lang po muna itong the World card na nandito sa ilalim ng Hierophant card. Okay? So, mga kapatid na Cancer, unahin ko po muna ang mga barahang nagpakita in general, no? So, sa pinapakita ng ating apat, mula sa anim na mga baraha, lahat po sila ay major arcana na maaaring ang impact ay napakalaki para sa araw na ito ng Lunes. Kaya naman, makinig tayo mabuti, kapatid na Cancer. Para po sa inyong buhay pag-ibig, ang nagpakita ay ang ika-apat na major arcana, ang The Hierophant card.
sorry, ang ika-apat na major arcana ang The Emperor card rather, sorry. Tapos po ang ika-dalawamput isang major arcana ang The World card. Okay? So, si Emperor at si The World card. Okay, para po sa mga Cancer na maayos ang relasyon nila, okay, walang problema, okay ang lahat, parang pinapakita para sa atin kapatid na Cancer na mukhang ito yung panahon na kung saan tayo ay stable na ang ating relasyon, pinapakita na talagang parang tayong ginawa para sa isa, okay? Siguro binibili na lang sa atin ang ating mga baraha ay once in a while ay dapat andun pa rin yung iniisip natin ng ating mga kapareha. Okay, maaaring sinasabi natin na stable, masaya tayo sa ating mga kapareha, pero baka mamaya nauwi na tayo sa sitwasyon na kung saan ay parang sinasabi na lamang natin na okay tayo, na wala naman tayong problema. Pero hindi tayo masaya. Naiintindihan niyo po ba? So parang sinasabi kapatid na Cancer ng ating mga baraha ay dapat andun yung saya, andun yung okay kayo, yes, pero sana ay nandun pa rin yung harot, nandun pa rin yung medyo kiliti, yung kilig ninyo sa isa't isa. Gano man kayo katanda, gano man kayo kabata, gano man kaiksi, or gano man kahaba ang pinagsamahan na ninyo, ay dapat nandun pa rin yung ganong pakiramdam kapatid na Cancer para naman hindi kayo natatabangan sa isa't isa. Para naman sa mga Cancer na nasa relasyon pero hindi man medyo maganda ang kinalang pagsasamahan, parang pinapakita ng ating mga baraha, kapatid na Cancer, na maaaring, lalo na kung ang inyong kapareha ay isang Aries, okay, at baka mamaya ay para lang kayong madalas mag-away and all, binibilinan ka kapatid na Cancer na sana ay medyo intindihin natin ang ating mga kapareha. Mukhang dahil nga medyo nagka-clash kayo kasi sa pinapakita, no, bilang ang 4, ang Emperor card, ay representasyon ng isang Aries, okay, at kayo Cancer ay isang water element. So, nagsasalungatan talaga ang inyong mga energies, no? So, maaaring malakas kayo para sa isa't isa. Malakas ang dating ninyo sa isa't isa. Kaya naman kapag nagsalpukan kayo ay talagang maalab ang mga bagay. Ngayon, kung hindi man Aries yan, okay, maaaring kahit sino man ang kapareha mo, pero medyo hindi nga maganda ang inyong pagsasamahan, parang pinapakita lang or pinapaintindi lang sa'yo kapatid na Cancer na kinakailangan na ilawigan natin ang ating pag-intindi sa ating mga kapareha para naman sa ganun ay hindi masyadong lumalim ang mga hindi pagkakaunawaan or mga tampuhan natin sa pang-araw-araw. Right? Para naman po sa mga single dyan na Cancer, mukhang ikaw ay handang-handa na bilang pinapakita ng The World card, no? Parang finally natapos na lahat ng mga paghihirap mo, natapos na lahat yung mga iniisip mo at parang handang-handa ka na, ready ka ng isawalat ang iyong buong-buo na katauhan. Kaya naman tinakpan ko kasi nakahubad siya, no? Ready ka ng isiwalat ang iyong buong-buong pagkatao sa isang tao na maaaring medyo matanda sa'yo, maaaring tinitingala mo dahil napakagaling niya pagdating sa larangan ng mga mind reading. Ang pumapasok sa isip ko is more of mind games, okay? Parang magaling siya sa Scrabble, sa Chess, sa Word Factory, or kung sino man. Medyo matalino itong taong ito. So, kaya siguro ganun na lamang at parang handa, parang ready ka na, okay? Na ibigay sa kanya yung sarili. In a sense na gusto mo na siyang sagutin or gusto mo na siyang ligawan, lalo na kung kayo ay lalaking Cancer na nakikinig ng ating horoscope ngayon, no? So, ano pang inaantay mo, Cancer? I-express mo na maaari ang inyong pakiramdam dito sa taong ito. Kasi baka mamaya kakaantay mo at parang iniisip mo lang na crush mo siya, iniisip mo lang na mahal mo siya, pero hindi mo sinasabi, hindi mo ni-express, ay baka mamaya mawala pa itong taong ito para sa'yo. Para naman po sa ating financial reading, ang nagpakita ay ang 8 of Pentacles at ang ika-17 major arcana, ang The Star card, na isang representasyon ng isang Sagittarius. Okay, para sa iyo, Cancer, ang pinapakita ng mga barahang ito sa atin ngayon ay kung kayo ay
ang tawag dito. Sorry, ang sinabi ko po ba Sagittarius, sorry, Aquarius po ang representasyon ng star. Okay. So kung kayo po ay nasa magandang disposisyon ng inyong pananalapi, inyong finances, parang pinapakita sa atin ng mga baraha kapatid na Cancer na in a way merong maaring makatulong sa atin na isang Aquarius bilang representasyon ng the star card sa ating trabaho. Maaring tayo ay talagang andon ang desisyon natin, andon ang ating atensyon, naka-focus sa pagtapos ng mga proyekto natin. Ngayon, kung kinakailangan mong humingi naman ng tulong once in a while, okay, maaaring isang Aquarius ang makatulong nga sa atin. Pero nonetheless, sa pinapakita ng mga baraha in general, sa mga okay ang business, ang okay ang trabaho, sinasabi nga ng mga baraha na maaaring kung ano ang inilalagay mo talagang trabaho dito sa mga ginagawa mo, ay siya namang nasusuklian ng tama at sapat ng sa pamamagitan ng iyong sweldo or sa iyong mga achievements or sa mga recognitions mo. Okay? So mukhang itong trabaho mo ngayon or itong negosyo mo eh ito ay masasabi nating dream job mo. Okay? At gano'n naman ay masaya ka sa iyong ginagawa. So ipagpatuloy mo lamang yung kapatid na Cancer. Para naman po sa ilan dyan na medyo hindi maganda ang disposisyon pagdating sa kanilang finances, binibilin sa atin na maaaring merong paparating sa atin buhay na isang Aquarius or maaaring nandyan na siya, kakilala na natin siya at handa naman siyang tumulong para sa atin. Ngayon, mukhang itong pagtulong niya ay syempre parang merong kapalit. Okay? Kapalit in a sense na kinakailangan ay kung kunwari ito ay ayuda pagdating sa pera, parang papautangin ka niya, make sure na gagamitin mo naman sa tama yung pananalapi na yon. Make sure na, hindi mo sasayangin yung pagkakataon na ibibigay niya sa'yo. Alright? So, kailangan ay pagtrabahuhan mo daw maigi ito at kapag naman nakaluwag-luwag ka na, ay ibalik mo ulit yung puhunang ipinahiram niya sa'yo. At kung madadagdagan mo pa para naman sa ganun ay kahit papano, bilang pasasalamat sa kanya sa pagtulong niya sa'yo, ay gawin mo. Alright, so yan yung napipick up nating energy dito. So ipagpatuloy mo at sana nga ay mas okay or umokay ang iyong disposisyon pagdating sa finances. Para naman po sa inyong welfare card, ang nagpakita ay ang Ace of Cups at ang 15 major arcana, ang The Devil card. Okay, so, na medyo tatakpan ko rin kasi medyo malaswa po yung larawan sa ibaba, no? Para po dito kapatid na Cancer, ang napipick up nating energy ay maaring sinasabi nga natin kanina, maaring may dumating sa atin na siyang makakatulong sa atin when it comes to our finances. Maaring ito rin ay dumating sa atin sa ating pag-ibig na handang ibigay ang kanyang buo, handang ibigay ang kanyang pag-ibig at pagmamahal nila sa atin. Ngayon, sinasabi ng baraha na huwag ka magpakatali sa nakaraan mo. Okay? Kung ano itong dumadating ngayon sa atin at tinatamasa natin ngayon, ay magpasalamat na lang tayo. Hindi naman sinasabi na totally kalimutan mo ang mga napagdaanan mo. Ang sinasabi lamang ay huwag ka masyado magkumpara ng mga nakaraan mo sa kung ano yung tinatamasa mo ngayon. Okay? Kung meron ka mga masasamang napagdaanan sa nakaraan, siguro ito na yung panahon na kung saan ay finally nakakapag-move on na tayo, finally ay umu-okay na ang ating mga buhay, kaya naman siguro wag na tayong lumingon sa masasamang mga nangyari sa atin. Lumingon lamang tayo upang alalahanin yung mga tinurong leksyon nitong mga napagdaanan natin. Pero wag na upang balikan lamang ang mga masasakit na sandali. Yan ang interpretasyon sa mga baraha ng pakita para sa iyo kapatid na Cancer. Kunin lamang ang sa tingin mo mga katulong sa iyo at iwanan ang mga ayaw mo. At ang numbers po for today ay the numbers 32, 44, at 55. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Leo.
Leo, para po sa inyo, ang mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Para po sa pag-ibig, kapatid na Leo, ang nagpakita ay ang 10 major arcana, ang Wheel of Fortune, at ang 2 of Swords. Okay, para po sa mga Leo na nasa relasyon ngayon na medyo okay naman, okay, parang pinapakita lang na finally nakilala mo ang isang tao na nakapagpapago ng iyong buhay. Okay, kung ikaw ay nag-iisip pa dito para sa taong ito, mukhang sinasabi ng mga baraha na alam mo, wag mo na itong pakawalan. Kung alam mong siya ang nakapagpabago ng iyong buhay para sa mas maganda or sa mas magaan na aspeto nito, ay bakit hindi mo siya gusto para sa buhay mo? Meron ka bang iniisip? Meron ka bang inaantay? Kung ano man yan, ikaw lamang makakasagot niyan, kapatid na Leo. Kung kayo ay nasa relasyon na medyo hindi masyadong maganda ang disposisyon, maaaring ikaw ay nag-iisip na ano mang iniisip mo. Iniisip mo na ba kung siya na ba talaga para sa'yo? O iniisip mo ba na hiwalayan na itong taong ito? Kung ano man yan, kapatid na Leo, ay siguro ito talaga ay isang move na gagawin natin, isang hakbang na gagawin natin na talagang magbabago ng ating buhay. Kaya naman, pinapaalala siguro ng mga baraha sa atin na kailangan ay isipin talaga natin ng paulit-ulit itong mga gagawin nating desisyon. Para naman sa ganun, at the end ay wala tayong regrets. Alright? Para naman po sa mga Leo na single dyan at nag-aantay ng kanilang loved one, okay? Sa pinapakita ng mga baraha para sa atin, maaring merong isang fire element din na dumating para sa atin or isang air element katulad ng Gemini, Libra, or Aquarius. Okay? So, sa fire element, maaaring Aries, isa pang Leo, or Sagittarius. Alright? Pero kung sino man yan, siguro ay nandyan na siya at namimili ka na lamang. Maaaring dalawa or higit pa naliligaw sa'yo or nililigawan mo. Parang nag-iisip ka pa lang kung sino talaga ang pipiliin mo sa kanila. Well, it's up to you, kapatid na Leo. Pero kapag tama ang napili mo, itong taong talagang sa tingin mo ay magbabago ng buhay mo, ay talaga namang mapagbabago niya ang buhay mo. Alright? So, good luck sa pagpili, kapatid na Leo. Para po sa inyong financial reading, ang nagpakita ay ang Queen of Cups at ang Six of Wands, na kung saan ang napipick up nating energy dito, kung kayo ay mga nasa magandang disposisyon ang kanilang relations, ang kanilang finances, parang pinapakita nito na talagang masagana ang iyong resources ngayon, ang iyong finances, no? Marahil ito ay naguumapaw na pag-ibig mula sa ating kapareha, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, kaya naman nagtatranslate ito at nagmamanifest at nag-a-attract ng kagandahan din para sa ating trabaho. So mukhang merong mga pagwawagi, merong mga sense of accomplishment, maaaring merong promotion pa nga, okay, para sa ilan sa ating kapatid na Leo. So good job, kapatid na Leo. Kapag kayo naman ay medyo nasa finances na medyo hindi masyado maganda, mukhang pinapakita ng baraha ang pangitain na kung saan ay magiging maayos din naman ang lahat. Siguro kung meron ka mang mga problema sa iyong buhay, pag-ibig, ay ayusin mo muna yan. Make sure na paglaanan mo ng oras ang iyong sarili para i-enhance ang iyong mga kasanayan, ang iyong mga skills. Okay? At pasasaan ba darating ang oras na kung saan ikaw ay makakaramdam na parang ikaw ay magwawagi uli. Okay? Parang winner ka uli dahil nga finally ay umu-okay ulit yung iyong finances. So, antabayanan mo yan sa iyong buhay, kapatid na Leo. Kaya naman, well, wag mo lang basta antabayanan yan. Kailangan ay gawan mo ng pamamaraan. Alright? So, kinakailangan ay, again, linangin mo ang mga kasanayan mo, mahalin mo ang iyong sarili. Okay? Kagaya ng pagmamahal ng kapwa mo sa iyo, mamahalin mo rin, syempre, ang kapwa mo. Alright? Para naman sa ganun, ay mas ma-attract natin ang positivity sa atin at mag-manifest yan din pati sa ating finances. Para naman po sa welfare card, sabi nga natin, okay, tuunan mo muna ang sarili mo, okay? Lalo na kung kinakailangan mong linangin talaga ang iyong mga skills or kasanayan dahil sa pinapakita ng welfare card na 9 of Swords at 4 of Swords, mukhang meron kang mga dinadanas na problema.
itong mga problema na to ay sadyang nandyan at parang ginigising pa tayo kapag tayo ay nahihimbing na. Or baka mamaya meron kang mga araw na kung saan na hindi ka nakakatulog. So kapatid na Leo, sinasabi ng ating mga baraha na kinakailangan ay tanggalin mo yan sa iyong isip kasi nakakalason lamang yan para sa iyo. Okay? Hinuhold back ka lamang yan para ma-achieve mo sana ang iyong full potential. So sana ay hindi ka magpakagapos sa mga napagdaanan mo, sa mga problema ng nakaraan mo. Okay, tanggalin mo sila sa iyong isip, tanggalin mo sila sa iyong puso, tanggalin mo sila sa iyong buhay. Para naman sa ganun ay mas ma-attract natin yung positivity at yung liwanag para sa ating mga buhay. Yan ang interpretasyon sa mga barahang nagpakita para sa iyo, kapatid na Leo. Kunin lamang sa tingin mo mga katulong sa iyo at iwanan ang mga ayaw mo. At ang numbers po for today ay the numbers 20, 48, at 75. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Virgo. Virgo, para po sa inyo ang mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Okay? Virgo, ipo-point out ko lang no, na mukhang ikaw ay nakakuha ng straight, no? 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, kung kayo ay mahilig sa numerology, kapatid na Virgo, ay pwede nyong i-research kung ano yung ibig sabihin ng mga sunod-sunod na numbers na yan na nagpakita sa iyong reading. Para po sa ating financial reading, ang love reading natin, ang nagpakita ay ang number 0 sa major arcana, ang The Fool card at ang 7 of Swords. Na kung saan parang ang napapick up natin dito ay so ang The Fool card at ang The 7 of Swords. So, parang ang napipick up natin dito, kung kayo ay mga nasa relasyon, kapatid na Virgo, na maayos naman, okay, pinapakita ng barahang ito na kung meron mga sumasagi sa isip ninyo mula sa inyong mga nakaraan, ay tanggalin mo na at mukhang kinakailangan ay maging adventurous tayo sa ating mga ginagawa. So, siguro sa mga okay ang relasyon nila, siguro ito yung kinakailangan ay once in a while, binibigyan natin ng pagiging kinky ang ating relationship. So, para manatili yung pagiging maalab ng ating relasyon. Sa mga Virgo dyan na nasa relasyon na medyo hindi masyadong maganda ang kanilang pinagdadaanan, mukhang pinapakita ng mga baraha para po sa inyo na maaaring meron kang mga regrets sa iyong puso pa rin na talagang nakakaapekto sa inyong relationship. So, maaaring iyong kapareha or maaaring kayo, kapatid na Virgo, ang meron pa rin mga iniisip sa kanilang mga sa mga nangyari sa kanilang relationship malamang sa nakaraan o kaya ay sa currenting nyo at parang napatawad nyo naman pero parang hindi nyo pa nakakalimutan yung kanilang mga ginawa. Kaya naman sinasabi, kapatid na Virgo, na kung ikaw ay nagpatawad sa iyong kapareha, sinasabi na kinakailangan ay ibigay mo rin naman ng buong buo. So kung kinakailangan na kalimutan din natin ito para naman mas maging maganda ang ating relasyon, ay gawin mo lamang, right? So it's more of a leap of faith for the both of us, kapatid na Virgo. Para naman po sa mga single dyan na maaaring kakagaling lang sa isang relasyon or kakagaling lang sa isang breakup, pinapakita na meron ka pang mga paghihinayang, meron ka pang mga naiwan, parang hindi mo pa napipick up lahat ang piraso mo. So, maaaring ito ay bilin sa atin na kinakailangan ay pagtuunan muna natin ang ating sarili. Huwag muna tayo makipagrelasyon, okay? Maging ano muna tayo, playful or adventurous in our little own ways, okay? So, parang sinasabi na hindi muna seryoso ang itanggapin natin sa ating mga buhay. Medyo, hindi naman sinasabi maging mapaglaro ka, kapatid na Virgo, no? Pero parang ang nakikita natin ay kinakailangan lamang andon yung nakikihalubilo ka rin sa ibang tao. Okay, kumikilala ka ng mga estranghero kasi hindi natin masasabi kung sino ba ang nakalaan or nilalaan ng universe para sa atin. Para naman po sa inyong financial reading, ang nagpakita ay ang 6 of Pentacles at ang 9 of Swords. Para po sa mga Virgo dyan na okay naman ang kanilang finances, parang napipick up nating energy dito, ay maaaring ito yung panahon na kung saan ay nakakapag-move out na tayo sa mga problema na dinanas natin sa ating nakaraan. Maaaring parang finally
ay nagkakaroon na tayo ng financial freedom at andun na nga ay halos handa na rin tayong magbigay ng biyaya sa ibang mga tao. Ngayon, kung hindi kayo or wala kayo sa ganung posisyon, maaaring yun yung bilin sa inyo na kinakailangan ay alam kasi na natin yung napagdaanan na natin yung mga nangyari na hindi maganda pagdating sa finances, kaya naman ngayon na medyo okay na ang ating finances, kinakailangan ay matuto din naman tayong magbahagi ng ating mga blessings sa iba. Para naman po sa iba dyan na medyo hindi maganda ang kanilang dinadanas pagdating sa kanilang finances, parang pinapakita ng mga barahang ito na mukhang meron ka pa talagang mga hindi natatakasan, maaaring ito ay sa dati mong employer, sa dati mong trabaho, or sa dati mong negosyo, at ngayon ay parang hinahunting ka pa nga rin. Siguro binibilinan tayo, kapatid na Virgo, na kung kaya or kinakailangan na natin talaga ng tulong pinansyal mula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ay gawin natin. Huwag mo masyadong sarilinin niyan, kapatid na Virgo, kasi baka lalo lamang iyan magpahirap sa'yo. Kaya naman kinakailangan ay kung kinakailangan na talaga natin ng tulong ay humingi tayo sa mga taong malapit sa atin. Para naman po sa inyong welfare cards na nagpakita ay ang 5 of Wands at ang 8 of Cups, na kung saan ang general reading na napipick up natin dito, kapatid na Virgo, ay mukhang merong mga alitan na maaaring mangyari, na kung saan ay maaaring mauwi pa sa either paghihiwalayan or pagtatalikuran or pag-aambandona ng mga responsibilidad. So, wag naman sana, kapatid na Virgo, pero maaaring yan ay warning para sa atin, para naman sa ganun, mula pa lang sa mga di pagkakaunawaan ay maayos na natin ang mga problema. Huwag na masyadong palalain pa ito. Para naman sa ganun ay wala masyadong mga bagay na nauuwi sa hiwalayan or pagtalikod sa mga responsibilidad. Okay? Para naman po sa ilan dyan, maaaring itong mga barahang ito sa welfare cards natin ay nagpapakita ng pag-move on lang natin sa isang aspeto ng ating buhay, sa isang something na mas maganda. Maaaring merong mga bagay lang tayong iniiwanan or tinatanggal sa ating mga pag-iisip. Maaaring ito ang mga toxicity na dala ng ating mga kahapon, or masyado lang natin finifilter ang mga bagay na iniisip natin or gusto natin para sa ating mga sarili. Kaya naman ay kahit papaano ay nagmamanifest ang pag-move on natin mula dito. So parang more on the moving on energy ang napopick up natin dyan. Ngayon, ito po ang interpretasyon sa mga barahang nagpakita para sa inyo, kapatid na Virgo. Kunin lamang ang sa tingin nyo makakatulong sa inyo at iwanan ang mga ayaw ninyo. At ang numbers po for the day ay the numbers 45, 49, at 59. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Libra. Libra, para po sa inyo ang mga baraha nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan, ay ito pong mga ito. Para po sa pag-ibig, ang nagpakita para sa inyo, kapatid na Libra, ay ang Knight of Cups at ang number 0 sa ating tarot cards, ang the Fool card. Okay, para po sa mga Libra na nasa okay ang kanilang relasyon, pinapakita ng barahang ito para sa atin na andon yung pagmamahal natin talaga sa isa't isa. Andon na mukhang ang ini-enjoy natin talaga ay ang company ng isa't isa. Ngayon sa The Fool card, parang sinasabi na siguro hindi pa ngayon yung oras kung kayo ay nagbabalak na kasi more of the adventurous side ang napipick up ko dito, kapatid na Libra, no? So maaring andon, gustong-gusto nyo na mag-beach or magkaroon ulit ng mga travel plans. Okay, siguro dahil nga sa pandemyang nadadanas natin ay hindi pa. Pero alam mo, kapatid na Libra, siguro binibilin sa atin na merong maraming iba pang mga pamamaraan kung papaano natin may enjoy ang company ng isa't isa, hindi lamang sa pamamagitan ng pagta-travel. So, alam mo yun, siguro umisip ka ng pamamaraan na itong staycation na ginagawa ninyo ay maging parang nagta-travel din kayo sa ibang lugar. Okay? So,
I'll leave it for you, kapatid na Libra, na sana makaisip ka nga ng mga pamamaraan na ganyan. Para naman po sa mga Libra na medyo hindi masyadong maganda ang kanilang samahan, okay, ng kanilang mga kapareha, mukhang sinasabi sa atin ng mga baraha na andun naman yung pagmamahal natin sa isa't isa. Kaya nga lang ay parang may mga natatabangan na sa ating mga kapareha. Kaya naman siguro Libra, ito ang araw na kung saan ay kinakailangan mong umisip ng mga pamamaraan paano magkaroon ulit ng spark sa ating mga relasyon. Alright? So, kayang-kaya mo naman daw yan, kapatid na Libra. Siguro it's more of pagiging anong tawag dito? Pagiging or pagkakaroon ng mas matalas na isip para umisip ng mga pamamaraan na magpapalapit ulit ng mga inyong kalooban sa isa't isa. Para naman po sa mga single dyan na Libra, maaaring pinapakita ng ating mga baraha na may paparating sa atin na handang i-offer ang kanyang sarili. Okay? At mukhang, yan na nga, nakasakay pa nga sa kabayo, no? Na handang-handang ibigay sa iyo ang kanyang pagmamahal. Maaaring ito ay isang water element sa katauhan ng Cancer, Scorpio, or Pisces, or maaaring isang air element bilang pinapakita ng ating the full card na nasa katauhan ng isang Gemini, Libra, or Aquarius, or maaaring ikaw ito, Libra, na medyo nagiging adventurous ka ngayon. Parang hindi mo ginagawa yung mga usual mong ginagawa, na parang finally, dati ikaw yung tatahi-tahimik lang at ngayon ay ikaw yung more of nakikipag-open up. Kaya naman ay mas na-attract natin yung mga maniligaw para sa atin, kapatid na Libra. Or kung kayo ay lalaking Libra, ay yung mga liligawan natin. Okay? So pagpatuloy mo lamang yan, kapatid na Libra. Para naman po sa ating financial reading, ang nagpakita ay ang 10 of Pentacles at ang 4 of Cups. Na kung saan, para sa mga Libra na maayos naman ang kanilang disposisyon pagdating sa pagtatrabaho, maaaring pinapakita ng ating mga baraha para sa atin na kung may mga bagay tayong iniisip, ito lamang ay para mas mapaunlad pa ang ating mga trabaho, ang ating mga negosyo. Kasi sa pinapakita ng Ten of Pentacles, ay mukhang siksikliglig at umaapaw ang kasaganaan para sa ating mga finances talaga. Kaya naman, alagaan mo lamang ang iyong trabaho, alagaan mo nga lang ang iyong negosyo ngayon, kapatid na Libra, para naman sa ganun ay mas gumanda pa at mas ma-attract pa natin ang kasaganaan para sa ating mga negosyo or trabaho. Para naman po sa ibang Libra dyan na medyo hindi maganda ang kanilang sinasapit sa kanilang finances, maaling sinasabi ng ating mga baraha na kung ikaw ay nakakapag-isip ng mga bagay na kung gusto mong umalis sa iyong trabaho, kung gusto mong humanap ng ibang employer, or kung gusto mong pumasok na lamang sa business, maaari kasi napapagod ka na sa iyong mga ginagawa, ay gawin mo. Okay? Parang pinapakita sa atin ng mga baraha na ano ba ang inaantay mo, bakit hindi mo magawa itong mga ito. Kasi alam mo, kapag hindi natin sinubukan ang mga bagay, kapatid na Libra, maaaring hindi din yan mag-manifest sa ating mga buhay. Kaya naman siguro na may pangitain sa mga baraha na kung saan ay parang sinasabi niya na mukhang maganda ang nasa kabilang dulo ng bakod. Kaya naman nasa sayo ang desisyon kung ikaw ay tatalon sa kabila or mananatili ka sa side na yan na iniisip mo lang ang mga bagay. Okay? So parang it's more of iisipin mo na lamang ba sila at mananatili na lamang ba silang parte ng iyong imahinasyon or gagawa ka ng mga pamamaraan upang ma-achieve ito. Para naman po sa inyong welfare cards, ang nagpakita ay ang ang Queen of Pentacles at ang Seven of Wands. Na kung saan ang napipick up nating energy dito ay maaaring merong mga hindi pagkakaunawaan, parang gusto mong i-point out na merong idea, okay, maaaring related siya sa iyong financial kanina, no? Na meron kang idea pero parang yung mga tao sa paligid mo na imbes na suportahan ka ay parang pilit mo pa rin pinupush sa kanila yung idea mo at parang ayaw nilang tanggapin. Ngayon, kapatid na Libra, siguro ito yung panahon na kung saan kinakailangan lamang pairali natin ang ating pakikipag-usap. Siguro hindi nila nakikita yung punto mo. Kaya naman, binibili ng mga baraha sa'yo na kinakailangan ay i-communicate mo silang sa kanilang mabuti kung ano ba itong suggestion mo or sa itong idea mo.
Okay? Para naman sa ganun ay maintindihan nila. At finally, ay makuha mo yung loob nila at suportahan ka nila. Kasi sa pinapakita ng Queen of Pentacles, alam mo, andon yung ating kagustuhan, andon yung karapatan natin, or andon yung, it's more of, andon yung, pagka nangyari to, andon yung right natin, kumbaga bragging rights natin, na ipamukha sa kanila or sabihin sa kanila na maganda talaga yung ideya natin, maganda yung ipapasok nitong papasok nitong kasaganaan para sa ating pamilya, para sa ating kapareha, or sa ating relasyon. Pero again, it's more of you sharing to them kung ano ba talaga itong ideya na to, ano ba talaga ang gusto mong mangyari, ano ba talagang tulong ang kinakailangan mo mula sa mga tao na kapaligid sa'yo. So yan ang interpretasyon sa mga barahang nagpakita para sa'yo, kapatid na Libra. Kunin lamang ang sa tingin mo mga katulong sa'yo at iwanan ang mga ayaw mo. At ang numbers po for today ay the numbers 2, 7, at 71. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid ng Scorpio. Scorpio, para po sa inyo, mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Para sa pag-ibig, ang nagpakita ay ang King of Swords at ang King of Pentacles. Na kung saan, at ipo-point out ko na lang po kaagad, no? Kasi ang pumasok po kagad sa isip natin, sa mga single na Scorpio dyan, mukhang ikaw ay nag-iisip, ikaw ay pinapapili sa isang taong mahal mo o mahal ka. Okay? So, sino daw ba ang pipiliin mo? Yung taong nagmamahal sa'yo o yung taong mahal mo? Kasi parang sa pinapakita nitong dalawang lalaki sa buhay mo or maaaring dalawang babae, okay, wala namang kasarian ng ating mga baraha at wala naman tayong napipick up na ganun. Pero ang nasisense lang natin is parang sinasabi ng mga baraha sa mga single dyan na Scorpio, eh pinapapili ka talaga kung itong tao ba na mahal tayo, okay, handang ibigay ang kanyang kalakasan, ang kanyang oras at panahon para sa atin, o itong taong mahal natin na tinitingala natin dahil matalino at magaling siya. Okay? So, kung ano man yan, nasa sayo ang desisyon, kapatid na Scorpio. Para naman po sa mga Scorpio dyan na nasa relasyon at maayos naman ang kanilang relasyon, siguro ito lamang ay nagbabanggit sa atin na andon dapat yung pagkakaroon natin ng panahon para sa ating mga kapareha, andon dapat na dapat lagi rin silang sumasagi sa ating mga isip, hindi lang basta puro tayo trabaho. Kailangan binibigyan din naman natin ng kaukulang pansin ang ating mga kapareha. Para naman po sa mga Scorpio na medyo hindi maganda ang kanilang relasyon, okay, mukhang pinapaisip ka nito kung ikaw ba ay magsistay or ikaw ay magle-let go, parang pinapakita dahil ba sa kadahilanan na parang nakikita mo or napapansin mo na hindi ka na nabibigyan ng pansin ng iyong kapareha, kaya naman parang naiisip mo na hindi ka na mahal nito. Okay? Ngayon, kapatid na Scorpio, ang tanong ko sa iyo ay ano ba ang sukatan mo ng pag-ibig? Is it more of dahil hindi ka lamang nabibigyan pansin ng iyong kapareha, or dahil baka mamaya ay oo, tutok siya sa kanyang trabaho, kaya naman hindi kanya nabibigyan ng oras? Ngayon, kung ano man yan, kapatid na Scorpio, sana pag-isipan mo mabuti, kasi baka mamaya merong mga repercussions itong gawin natin at baka mamaya ay namamali lamang tayo. Para naman po sa ating financial reading, ang nagpakita ay ang 13 major arcana, ang the death card, at ang 3 major arcana, ang the empress card. Okay. Ang napipick up nating energy dito para sa mga Scorpio dyan na talaga naman. Okay, kasi si Death Card ang representasyon niyan ay talagang kayo, kapatid na Scorpio, no? So sa finances niyo nagpakita, maaaring para sa ilan sa inyo na maayos ang kanilang finances, pinapakita lamang na sinasabi na ang mga baraha ay nagsasabi sa atin na finally, ito ang trabaho para sa'yo. Finally, ito ang negosyo para sa'yo. So kung ikaw ay masagana ngayon sa iyong tinatamasa, then ipagpatuloy mo lamang yan.
siguraduhin mo na talagang nililinang mo po lalo ang iyong sarili, mas iibayo mo ang iyong mga ginagawa para mas ma-attract natin ang mas maganda pa para sa ating mga buhay. Kasi sa pinapakita ng ating the death card na may mga iniwanan tayo, oo, may mga tinapos tayong mga kontrata, oo, pero itong bagong pinasok natin ay talaga naman sumibol at napakaganda ng ibinigay para sa atin. At ngayon nga, inararamdaman na natin. So, it's more of being thankful for what we have right now, kapatid na Scorpio. Okay? Para naman po sa mga Scorpio dyan na medyo hindi maganda yung kanilang financial, okay? Hindi masyadong stable ang kanilang finances. Parang sa pinapakita ng mga baraha para sa atin ay talaga naman maganda ang paparating para sa iyo, kapatid na Scorpio. Siguro it's more of ang bilin sa atin ay kumapit ka lamang. Alright? Kung meron kang tsansa na humanap ng ibang trabaho, humanap ng ibang employer, o kaya ay humanap ng ibang negosyo, okay? Parang binibilinan tayo na mukhang maganda naman ang kalalabasan nito. Okay? It's just a matter of you loving what you're doing. Okay, so nandun dapat na sinasamahan natin na kapag meron nang nagpakita at meron nang dumating sa ating oportunidad uli, ay kailangan ay mahalin natin ito ng buong buo para naman sa ganun ay mas yumabong pa itong mga biyayang paparating para sa atin. Para naman po sa ating welfare cards, ang nagpakita ay ang 8 of Wands at ang Page of Cups. Nasabi nga natin, maaaring may dumarating sa atin na buhay pag-ibig or maaaring isang panibagong oportunidad para sa atin sa katauhan ng Page of Cups, no? Na nag-o-offer ng something bago, something hindi pa natin nararanasan or maaaring wala masyado tayong karanasan dito sa aspetong ito. Ngayon, it's just a matter of us improving on the things that are unfolding in front of us, okay? So siguro kung kinakailangan mong i-communicate 'yan with the other people na nasa paligid mo ay gawin mo bilang representasyon ng ating 8 of Wands. Okay? So parang pinapakita talaga ng ating 8 of Wands na kinakailangan mong mag-move forward. Okay? Huwag kang huminto, huwag kang magpakatali sa kung ano yung meron ka ngayon. Kung kinakailangan mong mag-move on, ay mag-move on ka. Okay, kasi sa pinapakita ng 8 of Wands, puro pa diretso, puro pa forward dapat ang agos ng mga buhay. So yan ang interpretasyon sa mga barahan nagpakita para sa iyo, kapatid na Scorpio. Kunin lamang ang sa tingin mo mag-manifest or kailangan mo sa iyong buhay at iwanan ang mga ayaw mo. At ang numbers ko for the day ay the numbers 1, 38, at 68. Isa din naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Sagittarius. Sagittarius, para po sa inyo ang mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Tatakpan ko po muna itong isa sa mga baraha natin kasi medyo malaswa. Pero kapatid na Sagittarius, ang mga nagpakita para sa iyo ay ang 6 of Cups at ang The Lover's Card. Okay? Ang ika-anim na Major Arcana. So kung kayo ay naniniwala sa numerology, kapatid na Sagittarius, okay, hanapin niyo ang ibig sabihin ng dalawang 6 sa isang reading lamang. Okay? Pero sa nape-pick up nating energy, kapatid na Sagittarius dito, no? Maaaring kung kayo ay nasa isang magandang relasyon, pinapakita na talaga na mamahal niyo itong Gemini na maaaring kaparehan ninyo. So kung ang kaparehan ninyo, kapatid na Sagittarius, ay Gemini bilang representasyon ng ating The Lover's Card or any air element katulad ng Libra at Aquarius or sa katauhan ng isa pang water element, Cancer, Scorpio, or Pisces, ay mukhang maganda naman ang inyong pinagsasamahan. Maaaring parang kilala nyo na talaga ang isa't isa. Maaaring itong karelasyon nyo ngayon ay maaaring kababata ninyo or kakilala niya na ninyo na dati pa. Kaya naman sinasabi ng ating mga barahan na talagang mahalin nyo ang isa't isa dahil andyan, parang perfect match kayo, okay, para sa isa't isa. Para naman po sa mga Sagittarius na medyo hindi maganda ang kanilang samahan ngayon, binibilinan lamang tayo ng ating mga baraha na kinakailangan ay andon at nakikipaglaro tayo sa ating. Parang ang pag-ibig ay dapat
parang bata yan na inaalagaan. Parang bata din yan na nilalaro once in a while. Nilalaro in a sense na dapat ay nandun ay natututo tayo makipaglaro sa ating mga kapareha. Huwag naman masyadong seryoso pagdating sa ating buhay pag-ibig. Kasi kapag masyadong seryoso ang ginagawa natin, ang tendency ay nabiburnout tayo. So once in a while, andun yung kung nakakapanood kayo sa Facebook or sa YouTube ng mga bagay na parang nagpa-prank sila sa kanilang mga partner. So make sure na kapag nagpa-prank tayo, ay hindi naman ito nakakasakit or hindi ito magdudulot ng medyo masama para sa ating relasyon. So parang ganun lang yung napipick up natin, no? Once in a while ay dapat maging parang bata tayo uli. Okay, makikipaglaro tayo, harutan, no? Bahay-bahayan, so to speak, sa ating mga kapareha. Para naman po sa mga nag-aantay dyan ng kapareha, kapatid ng Sagittarius, handa ka na ba? Mukhang handa ka na. At maaaring ito ay isang Gemini, so sabi nga natin kanina, okay, na talagang baka itong taong ito ay dati na natin kakilala. Okay, nandyan lang at nag-aantabay lamang sa atin. Maaaring ito ay napakalapit sa atin, may pinagsamahan na tayo. Pero parang finally ay siya ay either mag-offer ng kanyang pagmamahal or aaminin niya sa inyong mahal niya kayo, o kaya ay kayo ang mag-aamin ng inyong saloobin dito sa taong ito. Okay, parang ang napipick up nating energy dito ay maaaring I fell in love with my best friend. Parang ganyan yung energy na yan. Okay? Para naman po sa ating financial reading, ang nagpakita ay ang 19 na Major Arcana, ang The Sun card, at ang 11 na Major Arcana, ang The Justice card. So, ang napipick up nating energy dito, kapatid, na Sagittarius, ay maaaring merong isang fire element sa katauhan ng Aries, Leo, or kayo mismo Sagittarius ito, or isa pang Sagittarius, okay, or isang Libra, okay, bilang sa katauhan ng Justice na representasyon ng Libra card, okay, or maaaring isang iba pang air element katulad ng Gemini or Aquarius, okay, parang pinapakita na itong bagay na ito, itong trabaho natin ngayon or itong negosyo natin ngayon na nasa maayos na disposisyon, okay, pinapakita na dapat medyo balanse tayo sa pagbibigay natin sa kapwa natin. Andon na dapat tumutulong tayo, andon dapat na kung meron tayo natatanggap, okay, dapat ay matuto rin naman tayong ibigay iyon sa ating kapamilya, sa ating kapareha. So, huwag tayong nagtatago ng kung ano sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Hindi naman sinasabi na ibigay mo lahat ng sweldo mo. Okay? Make sure na kung meron ka mga natatanggap na katulad ng bonus or what, huwag mo namang ipagdamot or huwag mong ipagkait yan. Maging patas ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Okay? Walang favoritism, so to speak. Okay? Para naman po sa mga Sagittarius dyan na medyo hindi maganda ang financial situation nila ngayon, parang pinapakita ng mga baraha na paparating ang kagaanan, paparating ang kagandahan ng finances natin in the next few days. So antabayanan mo yan, kapatid na Sagittarius. Pero ang pinapaalala sa atin ay kung meron mang mga oportunidad na dumating sa atin, kailangan ay nilalaanan natin ng tamang paggawa ang mga ito. So parang sinasabi na kinakailangan ay pagbalansingin mo ang iyong gawa at yung mga gusto mo ring matanggap. Okay? So parang it's more of the simple reason na kung ano yung trinabaho mo, siya ang matatanggap mo. So parang ganun, no? So ngayon, kung kayo ay nasa posisyon at kayo ang nagbibigay ng sweldo, parang pinapakita ng mga baraha na maging patas tayo sa mga nagtatrabaho sa atin. So kung ano yung binibigay nila at pinapakita nilang trabaho or quality of work nila, kinakailangan ay tumbasan din naman natin ito ng proper recognition or kung kinakailangan or kung kaya ng raise or pagtaas ng sweldo, then gawin natin para naman maging patas tayo. Okay? Para naman po sa ating welfare cards, ang nagpakita ay ang 9 of Pentacles at ang 9 na Major Arcana, ang The Hermit card. Okay? So, ang napipick up nating energy dito, kapatid na Sagittarius, maaring
may mga bagay na kinakailangan pag-isipan natin mabuti para naman sa ganun ay mas ma-achieve natin ang ating maaring finances, maaring ma-recharge tayo sa ating mga energy or magamit natin ang ating kalakasan sa pagtulong sa ibang tao. Okay? Maaring ito rin ay magsabi sa atin na merong isang Virgo sa ating buhay na maaaring makatulong sa ating finances. Okay? So, antabayanan mo yan, kapatid na Sagittarius. Maaaring itong Virgo na ito sa ating buhay ay magbibilin sa atin ng mga bagay na maaaring sundin mo or maaaring hindi mo rin naman sundin. Pero parang sa pinapakita ng mga baraha, pagka sinunod mo or kahit papano ay kinonsider mo ang sasabihin nitong Virgo na ito sa iyong buhay, ay makakagaan naman siya at maganda naman ang idudulot nito sa iyong finances. Yan ang interpretasyon sa mga barahan ng pakita para sa iyo, kapatid na Sagittarius. Kunin lamang ang sa tingin mong makakatulong sa iyo at iwanan ang mga ayaw mo. At ang numbers po for today ay the numbers 31, 56, at 65. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Capricorn. Capricorn, para po sa inyo ang mga baraha nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Para sa pag-ibig, ang nagpakita ay ang 7 of Cups at ang Knight of Pentacles, na kung saan kung kayo ay mga nasa relasyon na kapatid na Capricorn na medyo okay naman ang inyong relasyon, parang pinapakita ng mga baraha na laanan natin ng oras pa rin ang ating mga kapareha. Maaaring okay kayo, maaaring mahal nyo ang isa't isa, pero baka mamaya nawawalan kayo ng oras sa isa't isa. Kaya naman, sinasabi na huwag naman tayong masyadong magpadala sa mga bagay na nangyayari sa atin. Huwag natin basta sabihin na mahal natin ang ating kapareha at hanggang dun na lamang. Kailangan ay iparamdam din naman daw natin ito sa ating mga kapareha. Para naman po sa mga Capricorn na medyo hindi maganda ang kanilang relasyon sa ngayon, okay, binibilinan tayo ng mga baraha na maaaring kayo lamang ay nagpapadala sa mga sinasabi ng ibang tao. So maaaring kayo ay nagpapadala sa mga chismes na naririnig ninyo, okay, kaya naman siguro it's just a matter of communicating with your partner. Okay? Maaaring magsinungaling siya sa inyo, pero at the end of the day, kilala nyo ang inyong kapareha. Kaya naman siguro sinasabi na huwag kang basta-basta magpadala sa mga chismes na nangyari sa inyong paligid. Para naman sa mga Capricorn dyan na maaaring nasa single life, okay, parang sa pinapakita ng cards natin ay merong isang tao amongst sa mga nililigawan mo or sa mga nanliligaw sa'yo na medyo nagsistand out kasi kahit papano ay siya talaga ay ginugugol ang kanyang oras at ang kanyang panahon sa'yo. Okay? So, mukhang handa ka na sagutin ito or handa ka ng ligawan ito or maging seryoso na dito talaga sa taong ito, kapatid na Capricorn. Pero nasa sa'yo yan, alright? Kung hindi man, maaaring ang pinapakita ng mga barahang ito ay huwag ka naman masyadong tumutok sa isang tao lamang. Parang sinasabi na meron at madaming isda dyan sa karagatan. Kaya naman, huwag masyadong sumentro sa isang tao, lalo na kung sa tingin mo, nakukulangan ka sa pinapakita niya para sa'yo. Okay? So, maghanap ka pa ng iba daw, kapatid na Capricorn. Para naman po sa financial reading, ang nagpakita ay ang 18 major arcana, ang The Star card, na representasyon ng isang Aquarius, at ang Queen of Pentacles, na kung saan para sa ilan po sa inyo, maaaring ang mga barahang ito, kung kayo ay nasa okay ang estado ng inyong finances, pinapakita ng barahang ito na merong nakapagbigay sa atin ng tulong sa katauhan, maaari ng isang Aquarius. At ngayon ay parang natatamasa nga natin ang financial freedom natin, ang financial stability natin. Siguro ito ng panahon na kung saan nire-remind tayo ng mga baraha na bakit hindi natin siya kamustahin, bakit hindi natin ibalik sa kanya yung tulong na ibinigay din niya sa atin.
siguro ito yung panahon na kailangan ay magkaroon tayo ng reconnection sa mga tao na katulong sa atin, kung hindi man siya isang Aquarius or kung iba pa man ang kanyang zodiac sign. Basta kung sino man yan, yun yung napipick up natin. It's more of ibalik mo naman din daw yung naitulong sa'yo. Alright? Para naman po sa mga Capricorn na medyo hindi maganda ang kanilang financial status, parang ipinapakita ng mga baraha sa atin na alam mo, kapatid na Capricorn, kapag tayo ay naniniwala sa ating mga sarili, kapag tayo ay grounded at hindi masyadong nagiging mayabang, okay, ma-achieve at ma-achieve natin ang kasaganaan sa ating mga pamilya, sa ating mga buhay. Kasi parang sa sitwasyon mo noon, okay, dahil akala mo ay okay ang lahat, okay, masyadong medyo tumaas din ang ating ere. Okay, pagpasensya nyo na po, Capricorn, no? Kaya naman siguro ito yung panahon na kung saan, yes, ngayon tayo ay may dinadanas. So finally, parang it humbled us. So in a way, kapatid na Capricorn, sinasabi naman na dahil siguro sa pagkakadapa natin, sa pagiging pagpanunumbalik ng pagiging humble natin sa ating mga sarili, ay finally natutunan mo yung leksyon na ibinigay sa iyo ng universe at ipapanumbalik naman din daw ang financial freedom mo, ang financial stability mo. Kaya naman kapatid na Capricorn, sana i-take into consideration mo itong mga itinuro sa iyo ng inyong finances. Para naman po sa ating welfare cards, ang nagpakita ang 8 of Swords at ang ika-10 major arcana, ang Wheel of Fortune, na kung saan ang napipick up nating energy dito. Sabi nga natin, kung kayo ay medyo naging mayabang sa nakaraan ninyo, okay, ngayon it humbled us. So finally ay na-open na tayo sa mga bagay na kung saan ay dati or minsan sa buhay natin ay isinara natin ng ating mga mata. Parang na tayo ay nagbulag-bulagan or nagbingi-bingihan sa mga humihingilin ng tulong sa atin. So finally, itong mga pagkakataon na ito ay ang nagbukas ng ating isipan, ang nagbukas ng ating puso. At sinasabi nga na umikot na ang gulong ng buhay. So in a way, okay, kapatid na Capricorn, darating na uli daw ang kasaganaan para sa ating mga buhay. Just make sure na itong mga leksyon na itinuro sa'yo ay natutunan mo na. At magtuloy-tuloy yung pag-i-implement or yung paggamit mo nito sa iyong buhay. So yan ang mga interpretasyon sa barahang nagpakita para sa'yo, kapatid na Capricorn. Kunin lamang ang sa tingin mo makakatulong sa'yo at iwanan ang mga ayaw mo. At ang numbers ko for today ay the numbers 14, 21, at 70. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Aquarius. Aquarius, para po sa inyo, ang mga barahang nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan ay ito pong mga ito. Okay, para po sa pag-ibig, kapatid na Aquarius, ang nagpakita ay ang 4 of Wands at ang 3 of Wands. Na kung saan, para sa ilan dyan, anong pe-pick up natin ay maaaring kung medyo hindi maganda ang inyong disposition pagdating sa inyong love or sa inyong kapareha, parang pinapakita na merong mga nagbabalak, lumipat, or umalis, okay, sa ating buhay. Maaaring andun ba, nagpaparamdam ang isang hiwalayan. Pero ganoon pa man, sana itong paghihiwalay na ito ay maayos, okay, para sa ikabubuti ng bawat partido, para naman sa ganoon ay walang maiwan na talagang nasaktan or talagang magdudusa. So itong pag-move on ng isa sa atin ay siguro it's more of para sa benefit ng dalawang partido. So hayaan mo na lamang siguro ngayon, kapatid na Aquarius, kung meron mga paghihiwalay na mangyayari or nangyayari, mukhang ito ay ang magpapatatag ng ating mga sarili. Alright? Para naman po sa mga Aquarius na okay naman ang kanilang relationship, okay, pinapakita lamang ng mga baraha na maaaring itong pamilya natin ay mukhang masagana, mukhang masaya, okay? Pero marahil dahil sa dinadanas natin sa ating mga
sa ating finances ay siguro yung iba ay nagbabalak na mag-OFW or magtrabaho sa ibang lugar. Okay? Kung ganun man, siguro it's more of being loyal. Okay? Andun pa rin dapat yung respeto. Andun yung kailangan pinapanatili ninyo ang communication ninyo. So, kung meron mga ganung aspeto, kapatid na Aquarius, huwag kang mangamba. Mukhang maayos naman ang inyong samahan kahit na yung isa sa inyo ay kailangan mga ibang bansa or mga ibang lugar para lamang matustusan ang pamilya. Para naman po sa mga single dyan na maaaring kakagaling lang sa isang breakup, mukhang pinapakita ng ating baraha na handa ka naman na makipagrelasyon sa ibang tao. Okay, siguro ito ay maaari sa katauhan ng isang fire element like Aries, Leo, or Sagittarius. Okay, at mukhang maganda naman ang kalalabasan. Pero ito ay mahahanap mo siguro kapag ikaw ay finally masasabi mong nakapag-move on na. Or baka mamaya ito ay makikita mo sa dako paroon. Sa ibang dako, I mean, kung ikaw ay nagbabalak na mag-ibang lugar, lumipat ng bahay, lumipat ng current na nititirhan, siguro doon mo siya makikilala. Para naman po sa inyong financial reading, ang nagpakita ay ang ikapitong major arcana, ang The Chariot card, at ang Two of Wands. Okay. Ang napipick up natin dito ay maaaring may isang Cancer na makakatulong sa atin sa pagdating sa ating finances. Okay, so sa mga okay ang finances dyan na kapatid na Aquarius, maaaring itong Cancer na ito ay tumutulong sa atin or tumulong sa atin upang tayo ay magtagumpay, upang tayo ay makatamasa ng kasaganaan sa ating finances. So, siguro itong Two of Wands ay binibilin sa atin na magbalik-tanaw tayo. Kinakailangan ay masuklian din daw naman natin yung itinulong niya para sa ating mga buhay. Ngayon, kung kayo ay medyo nasa hindi masyadong maganda ang kanilang finances, binibilinan tayo na kung merong makakatulong sa atin sa katauhan ng isang Cancer, ay maaaring humingi tayo ng tulong wala dito. Okay? Kasi parang ikaw ay nag-iisip na talaga kung ano ba, i-hold on mo pa ba? Ipagpapatuloy mo ba itong trabahong ito? Ipagpapatuloy mo ba itong negosyong ito? Or baka nagbabalak ka ng mag-iba ng trabaho or mag-iba ng negosyo. Ngayon, siguro itong taong ang ito ay makakapagbigay sa iyo ng advice para mas maliwanagan ka. Itong taong ito ay talagang tinitingala mo dahil kahit papano siya ay nakakatamasa ng karangyaan or kasaganaan sa kanyang buhay at parang gusto mo rin naman na magkaroon ng ganun para sa'yo. Okay? Kaya naman, kapatid na Aquarius, kung kinakailangan mo na ng tulong, ay huwag kang mahihiyang lumapit dito sa taong ito. Para naman po sa ating welfare cards, ang nagpakita ay ang 15 major arcana, ang The Devil card, at ang Ace of Cups. Okay? Na kung saan ang napipick up natin dito, kapatid na Aquarius, no? Maaaring isang Capricorn ang makakatulong sa atin sa pagtamasa ng, well, when it comes to Ace of Cups, maaaring ito ay sa pag-ibig, okay? Or maaaring ito rin ay sa finances. So, sabi nga natin, kung hindi man isang Cancer ang makatulong sa inyo, ay maaaring isang Capricorn ang maaaring magbigay sa atin ng oportunidad. So, parang ang napipick up natin dito, no, kung i-relate natin itong dalawa, okay, si Capricorn ang mag-o-offer sa'yo ng opportunity, pero si Cancer ang magbibigay sa'yo ng direction. Okay? So, sana naintindihan nyo po yun, no? Parang si Capricorn ang mag-o-offer sa'yo ng bagong trabaho, bagong negosyo, or kung ano paman, pero si Cancer ang magbibigay sa atin ng suhestyon na, well, syempre, nasa sa atin pa rin ang desisyon, pero parang siya yung magsasabi na maganda ba ito or pangit ba ito, ito ang kailangan mong gawin, ito ang hindi mo kailangan gawin. So, parang ganyan. So, antabayanan natin yan
kapatid na Aquarius, pero nonetheless, make the most out of it. At yan ang interpretasyon sa mga barahan na nagpakita para sa inyo. Kunin lamang ang sa tingin ninyo makakatulong sa inyo at iwanan ang mga ayaw ninyo. At ang numbers po for today ay the numbers 11, 67, at 74. Isunod naman po natin ang mga baraha para sa ating kapatid na Pisces. Pisces, para po sa inyo ang mga barahan na nagpakita para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan, ay ito pong mga ito. Para sa pag-ibig, kapatid na Pisces, ang nagpakita para sa inyo ay ang 7 of Pentacles at ang ang Page of Wands. Na kung saan, para sa mga Pisces na nasa relasyon at okay naman ang kanilang relasyon, parang pinapakita ng mga baraha para sa atin na kung ano man itong itinanim natin, ay siya na din naman inaani natin. So kung gaano man natin kamahal ang ating mga kapareha, ay parang ngayon nga ay natatamasa na natin ang kasaganaan dahil pinakita natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal, nung, lalo na nung nagkaroon tayo ng mga problema. At ngayon ay nasasabi na natin na kahit papano na gumagaan ang ating mga buhay, ay umu-okay din ang ating relasyon sa ating mga kapareha. So, ipagpatuloy lamang natin ang pakikipag-communicate sa isa't isa. Huwag sana tayo makakalimot sa ating mga tinuro sa atin ng ating mga napagdaanan. Okay? Siguro, yan ang talagang nagpatatag sa inyong relationship. Kaya naman, good job para sa iyo, kapatid na Pisces. Para naman po sa mga Pisces na medyo hindi maganda ang relasyon nila, okay? Binibilinan tayo ng mga baraha na maaring huwag tayo masyadong tumingin sa kung ano yung ibinibigay ng ating kapareha sa atin. Maaari kasing nagkakaroon tayo ng isip na kung saan ay bakit ganun, parang ako lang ang nagmamahal sa aking kapareha at parang hindi naman nasusuklian ng tama ang aking pagmamahal. So parang may pagkumparahan ng level or antas ng pagmamahal. Tandaan nyo po, sa isang relasyon, walang mas mahal ako at walang mas mahal ko siya. Wala dapat ganun. Kasi kung ano yung naibibigay natin sa ating kapareha ay tayo yun eh. Desisyon natin yun. Ngayon, hindi mo kinakailangang magkaroon ng pagsusumbat dahil mas nagbibigay ka ng pagmamahal mo or mas pinapakita mo ang pagmamahal mo. Okay? So sana walang kumparahan, kapatid na Pisces. Yan yung napipick up nating energy dito, no? Para naman po sa mga single dyan na Pisces, meron bang maparating sa atin? Maaring may paparating sa atin. Maaring meron ding nagpaparamdam mula sa ating nakaraan. Ito ay hindi naman necessarily ex. Maaring ito ay ating kababata, nakilala na dati sa ating eskwelahan, okay, kaklase natin, or maaring katrabaho natin dati, okay? So, mukhang siya ay magpaparamdam sa katauhan ng isang earth element katulad ng isang Taurus, Virgo, or Capricorn, or maaaring may bago na paparating sa atin. So, maaaring merong galing sa ating nakaraan, merong bago na hindi pa natin nakikilala, or makikilala pa lang natin sa katauhan ng isang Aries, Leo, or Sagittarius. Alright? Pero kung sino man yung kapatid na Pisces, well, sa ngayon, ang napipick up natin ay mukhang kinakailangan pang paunla rin ito, no? Parang hindi pa ito yung mga taong sa tingin mo ay para sa iyo. Para naman po sa financial reading, ang nagpakita ay ang ika-14 na major arcana, ang Temperance card, at ang ika-13 na major arcana, ika-12 major arcana, ang The Hangman. Na kung saan, para sa mga Pisces na okay ang kanilang financial reading, ang napipick up natin dito ay maaaring merong mga bagay tayong pinag-iisipan na kailangan talaga nating solusyonan. So, sa pinapakita ng baraha ay kailangan ay pagtiyagaan natin ito. Kung meron man mga problemang dumarating or hamon na dumarating sa ating negosyo, sa ating trabaho, maaaring may mga makatulong sa atin. Maaring ito ay sa katauhan ng isang Sagittarius or any other fire element katulad ng Aries at Leo. Pero parang ang napipick up natin dahil ang Temperance card ay ang representasyon ng Sagittarius. So maaring Sagittarius siya. Pero kung sino pa man yan
or kung ano pa man yan, kinakailangan ay pag-isipan natin talaga at laanan natin ng konti pang pasensya. Okay? Para naman po sa mga hindi masyadong maganda ang kanilang finances, parang pinapakita sa atin ng mga barahang ito na alam mo kung meron mang mga bagay na makakatulong sa pagpapaunlad uli ng ating finances, ito ay maaaring nasa sa atin at kinakailangan lamang natin isipan maigi. So, baka kasi hindi natin or nakakalimutan natin tingnan sa ibang anggulo ang mga problema or nakakalimutan natin tingnan sa ibang anggulo ang mga bagay na dumarating sa atin, no? Kasi makamamaya masyadong diretso or ano lang yung tingin natin, kung ano lang yung nasa harapan natin. Dapat initingnan din natin yung mga nasa paligid para naman sa ganun, nakukonsider natin ang lahat ng bagay. Kaya naman, siguro kinakailangan mo magbalentong para makita mo sa iba't ibang anggulo ang mga bagay, ay gawin mo. Okay? Kailangan mo kasing pag-isipan talagang mabuti kung ano yung mga bagay na makakapagpaunlad uli sa iyong negosyo, makakapagpasok ulit na magandang pera or pangkabuhayan para sa iyong pamilya. Alright? So, kung ito ay nasa katauhan ng isang Sagittarius na makakatulong sa iyo, okay? Isang tao na kilala mo bilang pasensyoso or pasensyosa, isang tao na sa tingin mo ay mahaba ang pisi at talagang matutulungan ka sa iyong mga problema, ay bakit hindi mo siya hingan ng tulong or hingan ng solusyon? Para naman po sa ating welfare cards, ang nagpakita ay ang Nine of Cups at ang Page of Swords, na kung saan ang napipick up nating energy dito ay maaaring merong mga bagay na magpapakita sa atin na kahit papaano itong mga kagustuhan natin sa nakaraan or kagustuhan natin para sa ating mga buhay ay paunti-unting nabibigyan ng katuparan. So yung mga wishes natin from our past, okay, finally ay paunti-unti siyang nagmamanifest. Medyo mabagal ang nakikita natin dito na energy na nagpo-progress ang ating buhay, pero parang ang words na papapasok sa isip ko po ay slow but steady. Okay? So might as well, habang kahit mabagal ang pag-usad ng mga bagay para sa ating mga buhay, ay sinisigurado natin na andun pa rin, ever-changing, ever-evolving, at ever, ano tayo, dapat palagi nating pinag-i-improve ang ating katayuan at ang ating estado. So, wag tayo magpaka-contento sa kung ano or nasaan tayo. Kailangan ay palagi natin nililinang ang ating mga kasanayan para naman sa ganon ay mabagal man ang usad ng mga bagay para sa atin, pasasaan ba't ma-achieve at ma-achieve din natin ang kasaganaan para sa ating mga buhay. So, yan ang interpretasyon sa mga barahan ng pakita para sa iyo, kapatid na Pisces. Kunin lamang ang sa tingin mo mga katulong sa iyo at iwanan ang mga ayaw mo. At ang numbers ko for today ay the numbers 34, 39, at 66. Muli po, ito po si Daily Habit na nagsasabi sa atin na ang ating mga baraha ay pawang gabay lamang po at nasa sa atin pa rin ang pagdedesisyon. Ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa araw ng Lunes, August 17, 2020. Kung kayo po ay umabot sa puntong ito ng ating programa, ay malamang ay nag-aantay po kayo ng special shoutouts. Kaya naman, isang malaking-malaking pag-shoutout po para sa inyong lahat na gumugol ng oras nila para mag-komento sa ating mga videos. Okay, maraming salamat po talaga sa inyong pagtitiwala, sa inyong panahon upang manood ng ating mga palabas. Maraming salamat po. Kaya naman, ito po ang mga kaibigan, kapatid at kapamilya natin na patuloy ang suporta sa ating mga palabas. Maraming salamat po, Unique BH Vlogging Watching from China. Uncle G TV, maraming salamat po. Thank you, Bebs Legaspi. Maraming salamat po. Thank you, Iram DMG. Thank you. Salamat po sa inyong suporta, Pink Jeans Rendal. Maraming salamat po. Thank you, Mayang Bonif. Salamat, Jing Pahara, watching from Hong Kong. Thank you, Ice Cream Rolls. Salamat, J-Lo. Maraming salamat po. Sabi po niya, mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago lang po. At isang mapagpalang
umaga, hapon at gabi rin po sa inyo, J-Lo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Thank you, Sunny Santiago. Maraming salamat po sa inyong suporta, Boss Bahaw. Salamat po, Mami Mirna Venyas. Thank you, Cherry's Family, watching from Austria. Maraming salamat po, Marilyn Dino. Good morning po, sabi po niya. Thank you sa reading. God bless you. And may God continue to bless you rin po, Marilyn Dino. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo. At salamat po sa inyong panonood. Salamat, Quiz Dance Tribe TV. Maraming salamat po, Charito George. Thank you, Sophia May Suyat, watching from Canada. Maraming salamat po, Ma'am Marifel Liao. Ma'am, maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Marifel Liao. Maraming salamat po, Mami Rosalinda Ramilo, watching from Chicago, Illinois. Mami, mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Mami Rosalinda Ramilo of Chicago, Illinois. Maraming salamat po, Hilda Garcia of Davao City, watching from Doha, Qatar. Sabi po niya, exactly. Thanks so much. God bless you always. Cancer from Davao, watching from Qatar. Maraming salamat po, Ma'am Hilda Garcia, sa walang sawa ninyong panonood sa amin. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo dyan sa Doha, Qatar. At salamat po sa inyong suporta. God bless you and your family. Ma'am Hilda Garcia of Davao City, watching from Doha, Qatar. Thank you, Pyrite Channel PH. Salamat po, Ma'am Melissa Jasmine. Salamat po sa inyong suporta. Mag-ingat po kayo palagi, ma'am, kung nasan man po kayo. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po, Ma'am Melissa Jasmine. Thank you, OFW Ilocanas Best. Maraming salamat, Gems Chan. Mag-ingat po kayo, ma'am, palagi. Ang isa sa mga ating avid supporter. Maraming salamat po, ma'am Gemma Chan. Salamat po talaga. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po, ma'am Gems Chan. Thank you, Shopaus Bernante. Maraming salamat po, Milagrosa Blanz. Sabi po niya, hello Daily Habit, ang ganda ng readings mo for Aquarius from UAE. Everyday ko inaabangan ng reading na ito. Tumugma talaga sa akin. Nahulaan mo ang love life at ang tulong financial na ino-offer ng Aries. Thank you so much. God bless sa channel mo. Maraming salamat po, Ma'am Milagrosa Blanz. Again, hindi po ito panghuhula. It's more of interpretation lang po ng ating mga baraha. Maraming salamat po sa pagsasabi na nagmanifest po sa inyo ang aming readings. Sadyang nakakataba po ng puso. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am Milagrosa Blanz, dyan sa UAE. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Milagrosa Blanz of United Arab Emirates. Salamat po and arigato gozaimasu. Thank you so much, Sakura Jo, for your support. Salamat, Raven Segwa, kapatid, watching from Quezon City. Salamat, Novi Channel. Thank you so much. Salamat, Jam Network. Thank you po, Baby DLC. Maraming salamat po. Sabi po niya, thanks sa reading. Wala pong anuman. At maraming salamat din po sa inyong panonood sa amin. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo. At God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Baby DLC. Salamat, Rodas Italian Life. Maraming salamat po, Maricel Pakilman, watching from Infogao. Sabi po niya, salamat po sa horoscope today. Maraming salamat din po sa inyong panonood sa amin, Ma'am Maricel Pakilman. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Maricel Pakilman of Infogao. Salamat, creators of SMG Channel, watching from Singapore. Thank you, Bambam Ibe. Maraming salamat, Lilay Montas, OFW, kapatid. Salamat, Erlinda Sack, watching from Reno, Nevada, USA. Sabi po niya, thank you po, Daily Habit, more power to your channel, Aries lang po. Okay lang po yon kung Aries lang po ang pinanood ninyo, Ma'am Erlinda. Salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta sa amin. Mag-ingat po kayo palagi, ma'am, at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Erlinda Sack of Reno, Nevada, USA. Salamat, Lola Tektokera, Girly and JM. Thank you. Sabi po ni Florida Soriano, good evening po, happy watching from Tarlac City. Thanks very much for the great guide for all.
Maraming salamat din po, Ma'am Florida Soriano. Mag-iingat po kayo palagi dyan sa Tarlac at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa inyong panonood, Ma'am Florida Soriano of Tarlac City. Thank you, Kylie. 2012 Bets TV, Unique BH Blogging, watching from China. Salamat po. Thank you, Will and Jean. Salamat, Chess DIYs and Crafts. Ma'am, thank you po sa panonood at suporta. Sabi po ni Ma'am Rosalie Olivia, maraming salamat po sa pagbasa at gabay sa aking zodiac sign, Capricorn. May katotohanan po mga binasa niyo po sa baraha ng Capricorn. God bless po. At maraming salamat po, Ma'am Rosalie Olivia, sa dyang nakakataba po ng puso kapag minagsasabi na nagmamanifest po sa kanilang buhay ang aming mga basa. Kaya naman po, maraming salamat po talaga sa inyong suporta sa amin. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Rosalie Olivia. Thank you, Jen Mangayon Vlog. Salamat po. Thank you, It's Jen Guy. Salamat, Ma'am Emeline Adokal, watching from Hong Kong. More power, be safe, and God bless po. Ganun din po sa inyo, Ma'am Emeline Adokal. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa Hong Kong. At God bless you and your family. Maraming salamat po, Ma'am Emeline Adokal of Hong Kong. Salamat po, Magnaye Diana Rose. Maraming salamat po. Sabi niyo po, pwede po ba magpa-free reading? Salamat po. Pwede po. Message nyo lang po kami sa aming Facebook account na Daily Habit Horoscope, either sa aming Facebook fan page or sa aming Facebook account. So, pareho lang po yung pangalan, Daily Habit Horoscope. Message lang po kayo, Diana Rose Magnaye. At pag nadaanan po namin ng inyong message, ay agad po namin kayong i-schedule. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Diana Rose Magnaye. Maraming salamat po, Rosnoff. Maraming salamat po sa suporta. Salamat, Angel Violet Vlogs. Say thank you for your support. Salamat, Maestro Manny Abella Jr. Maestro Butch Milam, watching from Cavite. Mag-iingat po kayo palagi at salamat po sa inyong suporta. Salamat po, Ate Donna. Thank you po sa inyong suporta. Salamat po, Eunice Mayet. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you, Kylie Torres Vlog, watching from Singapore. Maraming salamat po. Thank you, Sam TV Vlogs. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you, Jenaya Igorota, watching from Baguio City. Maraming salamat po sa inyong suporta, Jenaya Igorota of Baguio. Salamat po, Geraldine Hammer. Maraming salamat po sa inyong suporta sa atin. Muli po, wala po kami dito kung wala po kayo. Kaya naman, maraming salamat po talaga sa pag-google ninyo ng oras para panoorin ang aming mga palabas. Makakaasa po kayo na pag-iibayuhin pa po namin ang araw-araw naming paggagabay para sa inyo. Muli po, ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa araw ng Lunes, August 17, 2020. Salamat po! Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.